Hi guys, nag-emergency video lang ako ngayon kasi kailangan ko lang ilabas ang nararamdaman ko. Alam nyo ba guys, ngayon Ramadan dito, 4 o'clock pa lang kailangan magluluto ka na para sa alaga ko ng mga pagkain nila para sa putol. Putol ba ang tawag dun? Oo. Para pagkatapos ng dasal nila, makakain na sila. Marami ako niluto, nagluto ako ng masambusa, pizza, cake, at saka gemar, yung mga pagkain ng mga Arabic, siguro mga 8 klase yung mga niluto kong pagkain. So, inihain ko na lahat. At pagkatapos nun, siguro mga pagkatapos nun kumain, siguro mga 12 o'clock something. At halos kararating ko lang ngayon. Anong oras na ba? Siguro mga alauna na pasado ngayon. Halos kararating ko lang. Nagpabili yung anak niya ng hard disk. Ang pinadala ni nanay na pera, 70. Papabili din daw siya ng salad. Pagdating doon sa hard disk, guys, Diyos ko, ang hard disk, 90 dirhams. 90 dirhams ang hard disk. Ang pera kong dala-dala, 70. Eh, mabuti kung magpapautang sa akin. Buti kung kagaya sa Pinas yun na nakakautang ako sa mga tindahan. Diyos ko, guys. Mariyoso, patawarin tayo ng Panginoon Diyos. Tapos ang ginawa ko, anong gagawin ko? Buti na lang kamo, may isang pera akong dala. Di, ang ginawa ko, inabunan ko. Tapos nung pauwi na kami, tumawag na naman, kailangan na naman ng mga potato chips. Sabi ko, Diyos ko, wala talagang utak. Ang dami ng kinain, gusto pa ulit kumain, at gusto pa ng mga potato chips. Parang bata. Di, ang ganoon ko, galit na galit ako, di dumaan na ako dun sa sabi ng driver, bibigyan na lang kita ng perang pambili, huwag ka na magalit. So, ang ginawa ko, kinawa ko yung perang pambili. 50 dirhams yata. Bumili na ako sa Abama. E di pagdating dito, galit na galit ako. Binalibag ko talaga yung karton dun sa lupa, sa may semento pagdating ko. Sabi ko, oh, dami-daming papadala ng 70 dirhams, tapos ang dami-daming pabibili. Diyos ko, Mariyoso. Yan guys, dito pag hindi ka talaga matapang at hindi ka talaga palaban, na kung hindi ka magtatagal, aapi-apihin ka lang ng mga Arabic. To tell you guys, totoo yan. Maniwala kahit sa akin, Cindy. Yung mga bagong mga nag-a-apply dyan, o kayo manonood kayo ng mga video-video nyo, dahil marami kayo matututunan sa akin. Yung mga video-video ko, marami kayo matututunan sa akin, guys. Tungkol sa mga pag-uugali nila. Tinan mo, anong oras na? Halos kararating ko lang, guys. Tapos anong oras na ako matutulog? Alas 5 na halos. Tapos matutulog na ako ng alas 5, tapos bukas kailangan mong alas 4 magising kasi magluluto ka. Tapos pagka naman may appointment ang alaga ko, kasama ko sa hospital, minsan hindi rin kasama ang mga nurse. Nung wala pang nurse si nanay, ako nagdadala sa kanya sa hospital at ako ang kumakausap sa mga doktor. Since na nagkaroon na si nanay ng nurse, ako na mismo, nurse na mismo ang nakikipag-usap sa mga doktor. At minsan, ako na rin ang kumukuha ng mga gamit. Ang dami kong trabaho, guys. Ang dami kong manukan dito sa likod. At saka may mga kalapati akong marami. At saka may mga halamanan pa ako. May mga maisan pa ako. Nananahi pa ako na extra salary ko. Para naman madagdag-dagdagan ang sweldo ko. Tapos may rabbit din ako. Dati nagkamatayan. Dati marami yung ang dalawa na lang. Nagkamatayan kasi. Tuwing umiyak ako sa Pinas, ayaw ko, pinipisti yung mga hayop na mga alaga ko dito. Eh, tapos yung mga pusa rin, nagkamatayan din. Dinadala ko rin yun guys sa doktor. At kapag kumuha ako ng gamot sa doktor, ako na rin ang nag-injection. Ako na rin nagpapagamot. At ako na rin ang nagpapaligo sa kanila. Ganyan ang trabaho ko guys dito. Ang akala lang nila sa Pinas, pa easy-easy lang ako, pa ano-ano lang ako, pa picture-picture, paganda-ganda ng picture. Hindi nila alam. Ang dami-dami kong problema rito. Ang dami-dami kong trabaho rito na hindi naman sapat ang sweldo ko. Kaya gumagawa ako ng paraan. Kaya nga nung malaman ko na itong YouTube na ito mapagkakapiram pala, since 2014 pa ako nag-upload ng mga kanta para hindi naman kasi nadidelete sa memory. At least sa YouTube makikita ko pa kahit matandang-matanda na ako, hindi mawawala yun doon. So, naging na-inspire ako sa vlog ni Jimmy TV ba yun? Jimmy TV, oo, yun nga. Nakapanood ako na pwede pala mapagkapiraan. Kaya guys, sama-sama tayo sa tagumpay. Walang iwanan. Kasi yung pera naman, hindi naman sa Pilipinas yun. Sa buong mundo yun. Hindi yun sa gobyerno.
Hindi natin kukurakutin sa gobyerno yon. Kaya guys, tulong-tulong tayo. Huwag kayo mag-alala. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin, just click down and hit the red button and yung bell button, yung bell din, pakitouch din para updated kayo sa mga video ng i-upload ko. At saka yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribes na. Sige guys, subscribes na kayo para sa ating kagaganda ng ekonomiya ng OFW. Okay guys, thank you so much guys. Thank you for watching. Thank you for subscribing me. And to all those subscribes me, thank you so much. Thank you so much. Maraming salamat. Mashallah, Mary. Mashallah. Bye-bye.